Manginginig ba sa iyo? Ingat. Sabihin, alam mo na may Kristiyano? Sinabi mo nga. Ay, ni Kristiyano, taga-sunod ni Kristo, na sekta ng Nazareno, Acts 11:26. Kaya walang maliningin sa kanya. Alam mo yan, Acts 11:26 na sabi, at nang siya'y kanyang masungkungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Ang nasungkungan dito, si Pablo, ay nahanap pa si Bernabe. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia. Sino'y nakisama? Sino na sila? Si Bernabe at si Pablo. Nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. O paano ngayon malilingig sa iyo ang kagalang-galang na hari? Mismo sa bibig mo nang sabi na sa kakaunting panghikayat, ibig mo akong maging Kristiyano. Pwede alam mo, diba? Nakuha natin yung ibig sabihin ni Pablo. Red line. At sinabi ni Pablo, loob ginawa ng Diyos mo sa kakaunti o sa marami man. Kaunti o marami man, ibig sabihin, maging sa maikli o sa mahabang panahon man. Pangaral ko na sa inyo, sa harapan na ito, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakitig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga talikalang ito. Mga kadena o ching na nasa kanya, hanggang sa paa kasi meron yun eh. Mapapansin na hinihikayat ni Pablo si Haring Agripa sa kanyang napakinggan, dahil hindi na intensyon ni Pablo ang ipagtanggo ng kanyang sarili, kundi ipangaral niya si Jesus sa lahat ng naroon. Nakita ni Pablo ang dami ng nakikinig sa kanyang paglilitis, may mahihirap at mayayaman na mamamayan. 25:23 ng Acts. Naobserbahan niya, nakita niya. Sabi nito nga, binasa natin kanina, kaya't nang kinabukasan, 25:23, nang dumating si Agripa at si Bernice na may malaking kalilagad, at nang mga pasok na sila sa hukuman, nakasama ang mga pangulong kapitan at ang mga mabinuho sa bayan, sa Efesto ay pinasok si Pablo. Pagpasok pa lang ni Pablo na gano'n, maraming tao ha. Kaya yung binabanggit ni Pablo na yun, ipinangaral niya si Jesus sa lahat ng naroon. 30, at nagtindig ang hari ang gobernador. Tapos na yung paglilitis, si Bernice, at mga nagsiupong kasama nila. 31, at nang sila'y makahiwalay, sa harap ng mga tao, nagkasama-sama ng mga opisyal, ay nangagsalitaan sila sa isa't isa na nagsisipagsabi. Ang tao ito'y walang anumang ginagawa ng marapat sa kamatayan o sa mga talikala. At sinabi ni Agripa kay Festo, mapapalaya sana ang tao ito kung hindi nag-abol kay isa. Di ano yung sabihin ngayon? Ito po, si Claudio Lysias na nagpadala kay Gobernador Felix na natapos ang termino, humalili si Gobernador Festus at ngayon, pinakinggan siya ni Haring Agripa. Ano lahat ang kanilang sinabi? Ito kay Pablo. Ito po, na. Diba ito yung resulta ng ano? Magmula doon sa ating pinag-aralan, lahat sila sumasangayon. Pinasa niya, ay, bahala ka na dito. Hindi ko alam gagawin ito. Pinasa kay Pesto, ikaw yung bahala ka na dito. Pinasa kay Pesto, ikaw lang. Pinasa kay Pesto kay Haring Agripa. Ito na lang salita. Sino ba yan? Yung expert sa all customs na binabanggit and questions ng mga Hudyo. Ayan o. Ay, kaya binanggit na. Ni Agripa kay Pesto, mapapalaya sana ang tao. Kung hindi naghabol, kay Cesar. Eh, ba't nga ba naghabol si Pablo kay Cesar? Eh, kasi sinabi ng Espiritu sa kanya, kay Pablo natutulog, pupunta ka sa Roma. Ay, di, pag ganun, hindi pa atras. Kaya pag umatras ka, Jerusalem eh. Kaya hindi siya pupunta sa Jerusalem. Pupunta siya doon talaga sa Roma. Kaya nagtataka din siguro itong mga ito. Malinaw ang kinalabasan ng kaso ni Pablo ayon sa mga salitang binitawan ni Haring Agripa kay Festo. Alam ni Agripa na walang kasalanan si Pablo at alam niya ang kanilang mainit na pinagtatalunan na itungkol sa kanilang mga paniniwala dahil ang pagkabuhay ng mabuli ng Kristo na ayaw lang gabihin ng mga Hudyo. Kaya binanggit ni Agripa kay Festo na pwede na palayain si Pablo sa pagkakataon ito kung hindi na sana naghapon pa kay Cesar na emperador ng Roma. Maaaring pinagtataka ito ni Haring Agripa na bakit kailangan ni Pablo na makarating pa sa Roma dahil lamang sa mababong akusasyon laban sa kanya na maaari na sana pagpasyahan ngayon upang siya ay palayain niya. Baka kasi hindi nila alam yung motibo, ang utos ng Diyos, pupunta ka sa Roma, bakit? Ipapangaral mo rin ito.
ang tinatawag na salita ng Diyos. Bakit? Kasi sinabi sa kanya ng Diyos, Acts 9:15, kung ating mabalikan, ang ganitong binabanggit kay Apostol Pablo, na ang banal na kasulatan, ang sabi sa Acts 9:15, dahil kapag sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi ng Panginoon Jesus kay Ananias, ito yung mabuting Ananias, kung marunong ka sapagkat siya'y sisiglang hirang, si Pablo raw, a chosen vessel sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga Hintil, ng mga hari at ng mga anak ng Israel. Sisidlang hirang. Ang katawan ni Pablo, yung bibig niya, lalagyan ang salita ng Diyos. Sisidlang, lalag na. Ang pinatawag ng salita, ipapangaroon ako yan. Kaya ang sinasabi ng Ananias na, sa palin mo nga yan, masabi saktan sa bibig ko si Pablo. Nasabi ni Pablo, yan ang huwag mong gagawin. Saktan mo na ako, kunti mo na ako, kukuli mo na yung kami ko, kung papakailan may bibig ko. Mananagot ka sa Panginoon. Bakit? Ipapangaroon pa siya sa Roma. Gusto mong mukuhin, pagaya ni Haring Herodes. Parang gano'n. So, hindi nila napigil yun. Pero itong bagay na ito na ipinapaliwanag ni Apostol Pablo at lahat ng mga nakarinig sa kanya nagpapatunay lamang na itong mga taong ito walang nasumpungang dapat ikasaktal. Saktal kay Apostol Pablo. Kaya makikita natin sa panahon natin ngayon kung paano ang isang tinatawag na kinatawan ng Iglesia ay dumadaan sa maraming pagsubok. Isipin natin sa bawat ilang po sa atin, mga kapatid. Ano ba yung ating mga pinagdadaanan? Maging halimbawa, ang mga pinagdaanan ni Apostol Pablo na ito, makatulong sana sa atin kung ito ay pinatawag na isang problema na inyong pinaharap sa inyong bahay. Dalangin natin sa Diyos. At tatandaan natin bilang mga Kristiyano na tayo tinawag sa ganitong bagay upang tayo ay magkamit ang tinatawag na buhay na walang hanggan. May pag-asa tayo dito sa tinatawag na magkabuhay na mabuli. Bakit? Konektado tayo sa ating Panginoon Jesus. Hindi tayo kagaya ng iba lamang diyan na sabihin natin ay walang direksyon ng buhay. Sa atin mayroon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung atin lamang papatunay na tatanggihin yung tinatawag na kanyang kagaya. Well, so, pasensya na po kayo. Inabot tayo ng 10:30 sa umagang ito. Sana naging malinaw yung ating talakayan sa umagang ito. Meron po kayo nais linawin tungkol dito sa pagkakataon ito na sa inyo po pagkakataon na magtanong. Meron po? Okay, malinaw, clear. Salamat, Panginoon. At naibigay natin ng malinaw ang kalatunan ng usan ito. Abangan naman po namin sa susunod yung isang bagay na kakarating itong si Apostol Pablo yung papunta sa Roma sa Acts chapter 27. Balik po natin ulit sa ating sa kapag-aawit sa umagin.